Ilang beses na ba nating narinig ang paalala na kailangan panatilihin ng social distancing ngayong panahon ng COVID-19? Pero sa Barangay 8, mula kahapon hanggang ngayong araw, hindi ito nasunod. Hindi po yan rally na karaniwang ginagawa ng ating mga manggagawa kapag Labor Day. Lalong hindi po ito Throwback Thursday noong wala pang COVID-19 at hindi rin po pista ng barangay na karaniwang marami tuwing buwan ng Mayo. Tila po yan sa kuhanan ng form para sa Social Amelioration Program ng gobyerno sa Barangay 8, Caloocan City. Sandamakmak ang tao na akala mo'y normal na araw lang at walang bantanan na kahahawang virus. Dikit-dikit at walang social distancing. Anyari, makikita pa ang ilang senior citizen na nakikipila. Sabi ng ilang residente, maging sila nagulat sa dagsa ng tao. Actually po kasi kahapon, wala naman po kaming idea na meron pong pinamimigay na form. Umaga pa lang po, akala po namin, yung ano lang po talaga, yun yung sa DSWD na tinatawagan, ganun po. Tapos, marami na pong pumipila. Wala, hindi rin po namin alam kung para saan yung pila na yun. Mm-hmm. Tapos, syempre maingay na po yung iba. Nag-aagawa na po ng pwesto. Pero may ilan na nakipagsapalaran sa dami ng tao. Si Lay, di niya tunay na pangalan, mahigit 8 oras pumila. Alas 11 pa lang daw ng umaga, nakipila na siya. Actually, ako tinawagan talaga ako. Sinabi ko, may tawag sa akin, galing barangay. Hindi ko lang po nasagot. So, pumunta ako ng barangay, pinakita ko sa tanod, sa EXO. Ang sabi, yung tawagan daw po na hindi nasagot, so yung mga papel nila nasa ilalim na. Eh, nandun na po yung tao, dapat pinapasok na lang po nila. Ang ginawa po nila, pinapila kami ulit. Inabot na nga raw sila ng ulan sa haba at tagal ng pila. Pero nang malapit na sa pinto ng kuhanan ng form, nandun na kami sa loob, sa haba-haba ng pila namin, mga 7:15, biglang nag-announce yung isang tanod na magka-cut-off na dahil pagod na daw po yung mga tao sa loob. So, inisip nila yung mga tao dun sa loob na pagod na, nakaupo lang, magpipirma, magpifill up. Samantalang kami po, pumila ng pagkahaba-habang oras, walang kain, walang inom, sobrang pagod. Pagdating dun, sasabihin, cut off, tapos sasabihin ka pa wala ng form. Nung papasok na kami sa pinto, bigla pong nagkagulo. Kaya ayun, lahat kami, talagang walang nabigyan. Wala na raw nagawa sila kundi umuwi kahit masama ang loob. Pinababalik daw sila kinabukasan. Ayun ma'am, kaya lang ang daming tao. Okay lang sa inyo? May ipagsapalaran kayo doon? Kailangan may social distancing tayo? Wala pong magagawa. Kailangan din po namin ng mga ayuda ng gobyerno. Sa amin po kung tuloy-tuloy lang taga-trabaho, may pangkain pa kami, hindi kami magtsatsagang pumila sa ganyan. Wala na din po kami makain, wala nang pampiling gatas, diaper. Kanina, maaga pa lang, pumila na raw si Lay, pero wala pa rin siyang nakuwang form. Sa 7 ata, sasabihin ng mga nandun, konti na lang yung form, wala nang form. So, yung ginawa nila, pinapila na naman kami ulit, pinasulat na naman yung pangalan namin, contact number, tatawagan na naman daw kami ulit. Ayon sa pahayag ng barangay, inasahan na raw nila ang dami ng tao, lalo't unang binalita raw ng DSWD na kahapon ang huling araw ng bigayan ng SAP form. 10,000 daw ang dami ng populasyon sa Barangay 8, pero 3,000 lang ang form na binigay sa barangay. Kaya naiintindihan daw nila na nagbaka sakali ang nasa 7,000 gusto rin mabigyan ng ayuda. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Caloocan, dapat daw ay hindi na pinapila at pinamigay na lang sa bahay-bahay ang mga form para hindi na nagkumpulan ng mga tao. Iimbestigahan daw nila ang pangyayari. Talagang may paglabag yan. Ipangkita naman dun sa ating videos. Maliwanag po ang
ang utos niya ni Mayor kung may pag after investigation, ipapatawag po ng ating punong lungsod yung barangay na yan kung talagang napatunayan na hindi niya ginawa yon, responsibilidad niya bilang barangay captain. Siguradong we will send a show cause order to that barangay concerned. Ganyan din ang eksena sa Baclaran at sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Hindi makakaila na malaking halaga ang 8,000 pisong ayuda mula sa gobyerno, lalo na sa mga walang-wala ngayong ma-enhanced community quarantine. Kaya hindi rin natin masisisi ang mga residente na kailangang isugal maging kanilang kalusugan, matanggap lang ang ayudang panlaman ng tiyan. Pero tandaan din natin na responsibilidad ng barangay at ng local government ang magkaroon ng maayos na distribusyon ng ayuda. Hindi lahat ng sisi kailangang ibunton sa mga residente. Ako si Nico Wahe. I stand for truth.